Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author ng Human Rights Promotions. Ang ating boses, kakibat ng pananalig sa ating Banal na Panginoon Diyos, Banal na Panginoon Jesucristo, at gabay ng kaliwanagan ng Banal na Santa Maria, mula sa isyong ating mga nakalap at pagbabantay sa ating mabuting pamamahala at lipunan at pantay na hustisya at karapatang pantao, sa linggong ito ay hinggil sa issue ng midterm elections ngayong May 13, 2019. Ilang tulog na lamang at malapit na ang eleksyon. Ngayon, ito na muli ang pagkakataon ng lipunan ng Pilipino upang makapamili ng mga leader na magbabago para sa ating pamamahala o pamahalaan at lipunan at makapagsisilbi ng patas at mabuting pamamahala para sa taong bayan. Ang mga rehistradong botante ay huwag baliwalain ito at alalahanin na makaboto ngayong araw na ito sa araw ng eleksyon. Ngayong May 13, 2019. At ito na ang pagkakataon para makapaglukluk ng mga leader na makatitiyak tayong muli na makapagbabago ng ating lipunan at pamahalaan. Sapagkat nasa ating mga kamay ang pagbabago mula sa pagpili ng isang mahusay na leader ng ating bansa. Mababago lamang ang ating bansang ito mula dito sa pagpili ng mahusay na leader mula dito sa issue ng halalan o eleksyon. Ngayon ang COMELEC ay handang-handa na rito at sila ay walang agam-agam na may isagawa ang eleksyon ngayong May 13, 2019. At wala mang delay silang nakikita o anumang lapses mula sa COMELEC o anumang hiccups na sinasabi nila na pareresolban nila dito at may idaos ang eleksyon ng maayos. At garantisado na ang mga taong bayan ay makakasiguro na ito ay magkakaroon tayo ng isang mahusay na eleksyon ngayong darating na May 13. Ngayon ang sa peace and order naman ay ang PNP ay handang-handa na rin dito with 160,000 strong PNP personnel for the protection ng ating eleksyon. So ang lipunan ng Pilipino ay makakaasa ng protection from PNP na maprotektahan itong eleksyon na ito na magkaroon ng patas. Ngayon ang PNP rin ay kanilang napaiting na ang ating PNP ay maging ng partisan sa darating na eleksyon at ang pairal ng kapayapaan at pagpatas na eleksyon. Ngayon, muli, huwag tayong pumili ng mga kandidatong involved sa illegal na gawain o yung mga kandidato na o yung mga muling o yung mga namuno na ng mga involved in abuses, corruptions, iba't ibang klase ng mga katiwalian. Upang hindi tayo magkaroon ng isang upang mabago ang ating lipunan ng Pilipino at hindi tayo magkaroon ng isang leader na magpapahirap sa ating bayan. Huwag tayo pumili ng mga burokrata, kapitalistang mga kandidato. Yung mga kandidato na kontrolado o aso nitong mga mapangating uri sa ating lipunan o yung sinasabing mga kumukontrol o nagpapasasang ilan lamang dito sa ating lipunan. So, totoo naman yun. Maraming ilang nagpapasasa, kontrolado yung ilang mga liderato para lamang maupo doon sa ating pamahalaan. Pero ang katunayan, sila yung mga aso lamang nito mga ito. Ngayon, yan ang mahirap din natin iboto yung mga ganyang klase ng mga kandidato o mga nagli-leader dito sa ating bayan. At tayo ay pumili, huwag tayo magpabili ng ating mga boto. So tayo ay maging matalino sa pagpili
ng ating kandidato at huwag tayong magpabili ng ating boto sapagkat kung tayo ay magpapabili ng boto mula sa ating mga pagkakamali o hindi mahusay na pagpili, hindi mawawala sa ating lipunan yung inequality o yung status natin ito na pumipili tayo ng gayong klase ng mga kandidato, ng mga manluloko, kagaya ng mga abusado, mga corrupt, tapos yan ay mga burokrata. So yan yung napapahirap doon sa ating lipunan mula dito sa pamamahalang ito na yung sistema natin ay patuloy na pinakikinabangan lamang nila at pinakikinabangan ng ilang mga nakikinabang sa ating lipunan. So dapat huwag natin pipiliin yan para tayo makaahon dyan at tayo magkaroon ng isang mahusay na lipunan at hindi tayo nagre-resulta noong kahirapan, inequality of justice, laganap yung mga pang-abuso ng mga nasa pamahalaan. O maging mamamayan na malalakas na sa gobyerno. So maliban dyan ay pumili tayo ng mga kandidato, ng mga sumusuporta sa karapataman tao, dyan sa pati na hustisya, kapayapaan, good governance, yung mga kandidato na ganyan. At mga kandidato ng mga magsusulong ng kabutihan para sa taong bayan, kakalinga, para tayo ay magkaroon ng kaunlaran at hindi yung atrasadong sambayan ng Pilipino na nagdudulot ng inequalities sa ating lahat. So, dapat makapili tayo ng mga ganyang klase ng ganda. Ngayon tayo ay ang lipunan ng Pilipino ay magbantay para sa darating na eleksyon at magkaroon tayo ng isang patas na eleksyon. So, maging vigilant dyan na magbantay at isuplong yung mga gumagawa ng katiwalian, gumagawa ng krimen o mga anong uri ng mga anomalya, illegal activities sa eleksyon na darating. Ngayon ang human rights promotion sa may rekomendasyon sa lipunan ng Pilipino na sa paningin natin ay makapagpapaigting o makapapanatili ng isang mabubuting pamamahala sa ating pamahalaan mula sa Senado. So, yung mga re-electionist na sa paningin natin ay magpapanatili ng ating lipunan at magsusulong ng pagbabago ay sa paningin natin sina iboto ng lipunan ng Pilipino o rekomendasyon natin ay sina na ating pagpilian ay sina Senator Angara, sina Senator Cynthia Villar at Senator Coco Pimentel mula dun sa hukong ng pagbabago. At siguro piliin na rin natin yung ibang mga mahusay dun sa hukong ng pagbabago para mailuklok at makapagsilbi ng pagbabago sa ating lipunan at makapagpanatili ng mga mahuhusay na mga pamamahala. So yan ang ating rekomendasyon sa lipunan ng Pilipino na maaaring mahusay nating masandalan sa ating pamahalaan. Ngayon, doon naman sa party list, ating inirekomenda yung bayan muna. So yung bayan muna, ito yung ating ilagay sa party list. Sapagat itong party list na ito, itong bayan muna, mula sa party list, sila yung sa paningin natin na mga ngalaga ng ating karapatan ng lipunan ng Pilipino o ng bayan. So isa sila sa mahusay na mga pangangalaga ng karapatan natin, kapakanan ng taong bayan na mula dito sa party list o doon sa upos kongreso mula dito sa party list. So itong grupong ito ay mahusay doon sa pangangalaga nito at makipaglabang para doon sa ating mga karapatan at kapakanan ng lipunan ng Pilipino na natatapakan at upang mawala ang inequalities at magkaroon tayo ng isang mahusay na pamahalaan o good governance. Mukhang sila para magkaroon tayo ng isang mahusay na pamahalaan at pagbabago. Ngayon, meron din tayong pagpipilian. Siguro, recommendation din natin yung ECT, yung teacher's party list, at saka yung, halimbawa, yung Gabriela para naman doon sa kababaihan. So, yung mga katitsiran, yun, sana siguro, ilagay nila, at saka yung mga kababaihan, yung Gabriela. So, yan naman ay 62%, so, pwedeng ma-divide, hindi po ng Pilipino yung boto, para may luklok yung mga party list na yan. Hindi lamang sila, yung mga party list na mga makapagsisilbi sa lipo ng Pilipino ng para sa kapakanan ng taong bayan. Halimbawa, yung nagsusulong ng kooperatiba, halimbawa, doon sa kuryente, nagpapatayo ng mga sa kuryente, enerhiya, iba't ibang mga makatutulong sa mga basic na pamumuhay ng tao na wala sa iba't ibang mga lugar. Ngayon, kung yung napupunan niya buong Pilipinas, mapapangalagaan ito, halimbawa yung mga kooperatiba na ganyan, na halos ang nagpapatakbo ng mga bayan-bayan ng mga ganyang klase na halimbawa kuryente ay kooperatiba at yung iba't ibang mga ay dapat yan ay mayroon tayong ganyan sa party list para sila ay nakapagsusulong na mahusay dun sa ating kongreso at tuluyan na yung distribution yan
hindi la ito ay magkaroon ng isang mahusay na pamamalakad aside from the cooperatives. Pero ito yung napakahusay pa rin. Suportahan natin ang kooperatiba bilang ganyan sa mga party list para doon sa pamahala ng mga ganyan para sa taong bayan. Ngayon, maliban dyan ay tayo ay magkaisa doon sa pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos at tayo mabigyan ng isang mahusay na leader, mahusay na mga magsisigbi sa taong bayan para tayo magkaroon ng isang para magpapaira ng human rights, karapatang tao, pantay ng ustisya at kapayapaan. Sana mabigyan tayo na tayo magsama-sama sa pananalang. At tayo pumili ng mahusay sa lokal na pamahalaan na kagaya niya na sumusuporta niya sa ganyang klase ng mga adhikain o mga pananaw para yung pag-unlad natin ay diyan magmumula physically na ipapatupad down to the root level dun sa mga lokal na pamahalaan. So dapat yan may papatupad yan ba yung human rights na yan may papatupad ng mga lokal na pamahalaan physically. Kapag hindi nila na ipapatupad yan, so baliwala yung tinasabi ng national para may patupad yan to the locally level. Halimbawa sanabi, nagbibigay ka nga ng wastong edukasyon pero yung bayan, yung isang bayan naman wala man lamang eskwelahan para doon sa halimbawa primarya, sekundarya. So dapat mayroon yun. Kaya ngayon, yan ay may isusulong sa pamamagitan ng isang mabuting pamahalaan ng isang lokal na pamahalaan din. Para yan ay may pamahala ng national. Halimbawa, from Department of Education, makikipagtulungan ng lokal na pamahalaan para ito kanilang ituloy kung ano yung mga pangangailangan. Dapat na pangangailangan ng taong bayan sapagkat sila yung nakakaalam kung ilan ang dapat na ilagay doon. Halimbawa, for example na ngayon, halimbawa, eskwelahan. At iba pang mga kaunlaran karapatan ng mga taong bayan para ipamahala ng ating mga halimbawa, mayor o kaya ay gobernador na may patungan doon. Mula doon sa karapatan natin at ibang mga kaunlaran. Ilamang at sana ay ang human rights promotion sa nagpagsaboses naman ng ating mga karapatan mula dito sa eleksyon. So ang eleksyon ay karapatan nating makaboto. So ito yung right to suffrage at ang lahat ay malayo makaboto kung tayo ay rehistrado at huwag natin kalitaan ito. Ilamang maganda ka po sa inyo lahat at God bless you.